Welcome to Donmar TV News Channel. Mga balita sa buwan ng Oktubre. Okay, panoorin natin to. Tiniyak ni House Speaker Lord Alan Velasco na walang pork barrel sa 2021 national budget na ipapasa ng Kamara sa Senado. Sa kabila po yan ng mga ipinasok na pag-amyendang umabot ng 20 bilyong piso kahit pa naipasa na ng Kamara sa third and final reading ang panukalang budget. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pero ang deklarasyon ni Velasco, walang-wala pong pork barrel po ang ating budget. Pero matapos maipasa sa third and final reading, meron pang ginawang amendments ang Kamara sa budget na nakakahalaga ng 20 billion pesos. Sabi ni Senador Ping Lacson, ano? Malinaw daw ang saling yung batas na sa last reading ng isang panukat. Sandali! Magkano? Pagkatapos ng third reading, nagkaroon ng dagdagang nangyari, may amendments. Magkano daw yon? Pesos, sabi ni Senador Ping Lacson. Andali, ulitin natin. Walang-wala pong pork barrel po ang ating budget. Walang-walang pork barrel? Pero ano magkano nadagdag pagkatapos ipasa? Pero matapos maipasa sa third and final reading, meron pang ginawang amendments ang Kamara sa budget na nakakahalaga ng 20 billion. 20 billion? Ang laking amendments naman yan! Anong meron? Pesos. Sabi ni Senador Ping Lacson, malinaw daw ang saling yung batas na sa last reading ng isang panukala, wala ng amendment ang maring payagan at kailangan na itong pagbutohan agad. Paliwanag ni Speaker Velasco. The small committee po has been the practice of Congress ever since. At ano naman... Akala ko ba against kayo dyan sa small committee na yan? Di ba nireklamo niyo yan kay Cayetano? Di ba ayusin yung small committee? Tapos nireklamo niyo yan? Kasi hindi dapat yan gawin sa plenary, ganyan bla 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 bla. Tapos kayong gagawin ninyo? Anyari! Lukuhan ba ito? Ito, when we formed the small committee, nobody objected on the floor. Nobody objected? Natural! Wala naman mag-object sila kung makikinabang sila. I object to my project. May ganun ba? Anak ng waiting naman, oh. I object na magkakaroon ng project sa aking lugar. Pinagluloko tayo? Ano ba yan? And ito po ay talagang constitutional. This is the time wherein nag-hear po tayo ng mga ibang agencies na umaapela na madagdagan ka ang kanilang budget. Ayon kay Representative Joey Salceda, Chairman ng House Ways and Means Committee, kasama sa layo ng mga amendments, ang mas epektibong pagtugon sa COVID pandemic. Max! Ang dahilan daw na amendments para sa mas maayos na pagtugon sa COVID. Alam mo kung makakapagsalita lang si COVID, baka pinagsasampal kayo na. Sabihin niya, bakit niyo ginagamit? Ano? Bakit ako? Bakit ako? Ako ba may kaya? Nako? Pero hindi raw nakapagsingit ang mga sariling amendments sa mga kongresista. Actually, it has always been the practice. So ang practice na, okay, lagi nang ginagawa, naging practice na yon. Is it, ibig sabihin, okay na yon? Okay na, pag-practice na, ginagawa na lagi, sabihin, okay na. Nung una, galit na galit kayo sa ganyan, tapos sasabihin nyo ngayon, it's always been a practice. These are the big stroke amendments. Pinawasan nila ang budget ng Department of Transportation at dinagdagan ang ibang ahensya. Gaya ng Department of Health, na binigyan ng 5.5 billion pesos. Midnight Crescent, salamat. Na dagdag budget pambili ng COVID vaccine, 300 million pesos para sa mga programa sa mental health, 2 billion pesos para sa pagsasaayos ng mga ospital, 2 billion pesos sa DSWD bilang assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng pandemya, 4 billion pesos naman dagdag sa Department of Labor para sa mga manggagawang nawalan ng trabaho. Dinagdagan din ng 1.7 billion ang Department of Education. Pero remember ha? Baka isipin nyo, dinagdaga naman pala yung mga DSWD, DFDEP. Hindali, binawasan mo yung DOTR, nilipat doon. Iba ho yung amendments, okay? Linawin ko lang. Inagalaw ang pondong inilaan ng DPWH para sa mga distrito ng mag-asawang sina dating House Speaker Alan Peter Cayetano. Akala ko ba, hindi totoo yung 11 billion corruption ni Cayetano, ba't hindi ginalaw ng DPWH? Representative Lani Cayetano ng Taguig na sinasabing nagkakahalaga ng mahigit 11 billion pesos. Matatandang inalmahan ito ng mga kaalyado ni Velasco dahil hindi raw patas ang distribusyon ng DPWH allocation sa mga distrito.
Paliwanag ni Velasco, prioridad kasi nila ngayon na maisaayos ang budget para sa COVID pandemic. So hindi nyo binago yung kay Cayetano? So sandali, ah, medyo naguluhan ako. Akala ko ba nirereklamo ninyo na merong mali doon? Ah, mali. Ginawa ng DPWH kay Cayetano. Mali yung 11 billion. O, kayo na nakaupo. Bakit di nyo pinakialaman? Bakit hindi nyo ginalaw? Ibig sabihin, wala kayong nakitang pangit. Wala kayong nakitang mali. Tama talaga yung binigay ng DPWH sa distrito na yon kasi may proyekto talaga. Oh. Ayun, ayoko tong sabihin pero lagi ko tong sasabihin. I told you so. Ayun na, yun na nga. O, tuloy mo na kay Velasco. We will find out because after the House, it will be sent up to the Senate. And then after the Senate, it will go through BICAM. And then after BICAM, it will go back to the House for ratification. So there are other venues para po kung sakaling gusto po natin talagang i-push po ang equitably and fair. Ang budget, sasalang na daw sa encoding tapos pwede nang magbigay ng soft copy sa Senado. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Ayan. So ganun na nga po ang nangyari. Ang nangyari, so napasa nila noong Friday pero may amendment silang ginawa. Okay, malinaw. Yan ang report. Okay, malinaw na malinaw. Pangalawa, yung binibintang nilang kesyo unfair ang ginawa ng DPWH, meron pa silang tinatawag na kung ano-ano dyan. Di ba isang congressman dyan na upaw? Kesyo ang daming reklamo. Oh, yung pala, hindi rin naman pala mababago kasi wala naman silang nakitang irregularity. Kasi kung may nakita silang irregularity, ano? Irregularity, basta katiwalian, edi sana binago nila dahil sila na nakaupo. Wala naman pala. So ginamit lang pala nila yon para manggulo ng budget noon. Kita nyo na kung gaano kaluko? Bad. That's bad. So ngayon, wala naman pala sila nakitang masama. Oh. Tanong ngayon natin sa isang mambabatas na nagngangalang Ping Lakson. Oh, ito sabi niya. No amount of technicalities and sweet talk maneuvers can correct a flawed budget. Sabihin, kahit anong sweet talk mo dyan, kahit anong paitawag mo dyan, sabi niya, that is supposed to address the problems and concern of more than 100 million. Sabi ni Ping Lakson sa kanyang post, ito yung caption niya dito sa picture na ito. The House had approved on third and final reading the proposed 2021 budget, yet continues to tackle amendments via the so-called small group. The claim that the errata, aka amendments, will come from the implementing agency is not from the individual House member, will further muddle an already constitutionally infirm and error-filled budget measures. Why? Nako, ibig sabihin ito. Meron talagang, kaya nga ang tanong dyan is, amendment ba yan o insertion? Yan ang itanong natin sa mga congressman. O, kung meron pong sa inyong gustong magsumagot, email nyo lang ako, banatbyofficial@gmail.com. Handa ko pong hingin ng inyong panig. Kahit ikaw, Speaker Velasco, kung gusto mo, interviewin kita, walang problema, hindi kita babastusin. Tatanong ko lang, kung ito bang sinasabi ni Senator Ping Lakson ay mali o tama? Ewan natin, ha? Yan yung importanteng malaman natin. Kasi, di ba, yan yung punot dulo kung bakit kesyo nireklamo daw yung palitan sa speakership ay yung budget daw. Yan ang unang binanatan eh, kesyo may katiwalian daw. Ngayon pala, wala namang nangyaring katiwalian. Kasi ipinasa rin as is. Yung sa DPWH, walang ginalaw doon. Yun ang sinabi sa balita. So ngayon, pagkatapos ipasa ng third reading, aba, mayroong mga amendments? Ano yan? Kaya ito lang mga banateros, bantayan natin. Antayin natin si Ping. Antayin natin kung... Kasi dadaan naman sa kanila yan. At dadaan din yan kay Senator Bongo. So malalaman natin, ha?
Wag mo nang interviewin, Banat. Wag naman. Let's be fair. Kung gusto nilang magbigay ng panig nila dito, I would like to interview them. Isang tanong ko lang kay Velasco. Forever ka bang magbabasa sa cellphone pag mag-i-speech ka? Tanong ko lang naman yun. Di naman masama siguro magtanong ng ganun. Diba? At saka ang tanong ko, sino ang nag-type nun sa cellphone mo at o kaya sino ang nag-send nun? Pero ito actually, totoo ha, ito ang gusto ko ding ma-interview. Sana mapagbigyan tayo nito. Pinaabot ko na sa opisina niya si Senator Ping Lacson. Sana pumayag na ma-interview.